Magandang araw po. Samahan niyo po ako sa pagluluto ng ating pananghalian. Magluluto po tayo ng napakasimple pero hanip sa sarap na sarsyado. Pwede po kayong gumamit ng anumang isdang kusunado niyong kainin na pang sarsyado tulad ng bangus, tilapia, dalaging bukid at marami pang iba. Marami pong option sa atin yan. Pero ang gagamitin ko po ngayong isda ay ang tinatawag na siprim. Di ko po alam kung may available na ganitong isda sa Pilipinas. Kung wala po, ang katumbas po nito sa atin ay tilapia. Napakasarap po ng isdang ito, mataba at malinamnam. Linis na po ang isdang ito. Kailangan lang po natin siyang gilitan sa mga magkabilang side para maabsorb po niya yung asin na ilalagay natin. Pahiran po natin ang kalahating kutsara ng pinong asin ang mga isda, pati na din sa loob, at set aside po muna natin habang hinahanda yung mga ibang sangkap. Ito po ang mga sangkap na kakailanganin natin. Kailangan natin ng bawang. Pero wait lang po, nakakita na ba kayo kung gaano kabilis ang magbalat ng buong bawang? Watch and learn. See, ang bilis po ano. Siguro po ang iba ay alam na ang sikretong yan. Pero kailangan lang po natin ng 6 na piraso nito at tatarin lang po natin siya ng pino. O kung may chopper kayo, mas madali po. Mas gusto ko po kasi yung traditional na paghahanda ng mga sangkap o paghihiwa nito. Mas enjoy mo yung passion sa pagluluto, di ba? Siyempre po, ang sibuyas na di din nawawala sa mga lutuin. Kailangan po natin ng isang medium size na sibuyas. Chop din po ng pino. Then, dalawang medium size na kamatis. Chop din po. Tapos, i-beat na din po natin yung isang itlog. Yun lang po at iprito na natin ang isda. Magbuhos tayo ng 1/2 cup na mantika na sakto lang na tumubog ang kalahating side ng isda sa mainit na kawali. Kailangan mainit na mainit po ang mantika bago ilagay ang isda para di dumikit ang isda sa kawali. Kahit ng stick na kawali ang gagamitin nyo, kailangan mainit pa rin ang mantika para buong buo po at di nag-deform ang isda habang piniprito. Pag nailagay ng isda sa kawali, ilagay nyo lang po sa medium heat ang apoy o mas mababa pa para maluto ng husto ang loob ng isda at magiging mas malutong ang pagprito nito.
pag mahina po ang apoy, mga 10 minutes po, luto na yung isang side, then around 7 minutes naman po sa kabilang side. Yan, ready na po ang ating isda. Ngayon, isunod na natin ang sarsa. Isa lang ang kawali or wok na paggigisahan sa medium high heat na apoy. Gagamit po ako ng extra virgin olive oil sa paggisa. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong cooking oil. Gisahin muna natin ang sibuyas hanggang ito ay medyo magkulay light brown na. Tapos ilagay na natin ang bawang. Pag nag-caramelize na po ang ating bawang at sibuyas, ilagay na natin ang kamatis. Dito po tayo medyo matatagalan. Mas gusto ko pong tunaw na ang kamatis na halos nag-homogenize na parang tomato sauce na lang. Para po lalong masarap at lasang-lasa ang flavor ng bawat sangkap. Pag medyo natutunaw na po yung kamatis, ibuhos na po natin yung kalahating tasa ng tubig. Halu-haluin lang po ito at medyo diindiinan ng sandok para matunaw po ng gusto yung kamatis. Tapos, lagyan na natin ng paminta, asin at patis. Tikman po natin kung tama na ang lasa para ma-adjust nyo kung kailangan nyo pang dagdagan ng alat o paminta. Pag tunaw na ang sasa, ilagay na po natin ang itlog. Ready na po! Sarap naman ito sa mainit na kanin. Isa na naman pong simple, madali at convenient na lutuin ang hatid ko sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay subukan din nyo itong version ko ng sarsyado. Kung patok po sa inyong panlasa at pwede po nyo i-share sa amin sa pamamagitan ng pag-comment sa ibaba ng video. Maraming salamat po sa panonood. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko at pindutin na din po ang notification bell para lagi po kayong updated pag nag-post po ako ng bagong recipe o video.